Maligayang panonood mga kaibigan, sa episode na ito ay tatalakayin natin ang isa sa napaka-underrated na Greek mythology. Ito ay ang malagim na kwento ni Medusa, ang babaeng kilalang may ahas na buhok at kapangyarihang gawing bato kung sino man ang tumingin sa kanyang mga mata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga ganitong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong episode na ma-upload sa channel na ito. Paalala lang mga kaibigan na maraming iba't ibang bersyon ang Greek mythology at maaaring hindi halintulad sa mga naunang nabasa o napanood nyo ang storya na aking itatampok. Medusa, malamang ang pangalan na ito ay hindi na bago sa atin, pero sa tingin ko ay iilan lang ang nakakaalam sa kanyang malagim na storya. Madalas na itatampok si Medusa bilang isang salbahe o kontrabidang karakter, mapakwento man o pelikula. Pero paano kaya at bakit naging ahas ang mga buhok ni Medusa? At totoo ba talagang masamang tao si Medusa? Yan ang ating aalamin ngayon. Si Medusa ay may dalawa pang kinakatakutang immortal na kapatid na sila Steno at Uriel. Pero siya lang ang pinanganak na mortal. At sila ay mas kilala bilang Gorgon Sisters na anak ng sigad na si Proses at Seto na kapwa magkakapatid. Sila ay kinakatakutan dahil sa kanilang malahalimaw na itsura na may malalapad na pakpak, matatalas na pangil, may mga buhok na ahas at balat na parang kaliskis ng dragon. At sila ay may nakakatakot na mata na kayang gawing statuang bato ang sino mang tumingin dito. Ang pangalang Medusa sa Greek mythology ay nangangahulugang the guardian o protectress o tagapagtanggol. Marahil kayo ngayon nagtataka kung bakit medyo salungat sa kanyang pangalan ang kanyang naging karakter sa Greek mythology na imbis na maging tagapagtanggol ay hinirang siyang nakakatakot na halimaw. Sa unang panahon bago pa naging kinakatakutang nilalang si Medusa, siya ay isang masugid at tapat na tagapaglingkod o priestress sa templo ni Athena, ang diyosa ng digmaan at karunungan. Para maging isang priestress sa templo ng Athens ay dapat mapanatili ng isang babae ang kanyang pagkabirhen at ialay ng lubos ang kanyang sarili at pagkatao kay Athena. Si Medusa ay inilalarawang napakagandang babae na may mga balingkinitang pangangatawan, magandang kutis at may buhok na parang yari sa seda. Siya ay tanyag na kilala sa lungsod ng Athens at labis na kinahahangaan ng mga kalalakihan dahil sa maladyosa nitong kagandahan. Isang araw ay nakita ni Poseidon, ang diyos ng karagatan, ang kagandahan ni Medusa at siya ay labis na namangha. Naisip ni Poseidon na gamitin si Medusa para makaganti kay Athena at kanya itong ginahasa na walang awa sa loob mismo ng templo ng Athens para mas lalong mainsulto si Athena. Pagkatapos gawin ni Poseidon ang panghahalay ay agad niyang nilisan ang templo at iniwang nakahubad ang nanghihina at nakakaawang Medusa. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit gustong insultuhin ni Poseidon si Athena. Ito ay dahil may matagal ng hidwaan ang dalawang ito. Balikan natin ng konti ang kanilang naging hidwaan. Malalim ang galit ni Poseidon kay Athena dahil inagaw ni Athena ang lugar na gusto sanang akuin ni Poseidon para magsamba sa kanya. Ito ay ang lungsod ng Cecropia. Pinag-agawan nila ang lungsod na ito hanggang sa si Athena ang nagwagi at tuluyan ng pinalitan ang pangalan ng Cecropia bilang lungsod ng Athens. Doon nagmula ang kanilang hidwaan. Pagkatapos ng panghahalay na ginawa ni Poseidon ay nagpasya si Medusa na humingi ng tulong mismo kay Athena. Labis ang kanyang pagdadasal para humingi ng tawad sapagkat hindi niya napanatili ang kanyang pagiging berhen. Pero sa panahon nila, ang lahat ng mortal na makakatalik ng Diyos ay agad na nagiging asawa nito. Ibig sabihin, si Medusa ay magiging mortal na asawa na agad ni Poseidon. Labis na nagalit si Athena at sa kasamaang palad ay hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Medusa. Inisip ni Athena na kaya hinalay siya ni Poseidon, ito ay dahil inakit ito ni Medusa. Pinagtanggol siya ng kanyang mga ate na sila Steno at Uriel, pero labis lamang nagalit si Athena. Dahil sa pangyayari ay pinarusahan ni Athena si Medusa at kanya itong sinumpa dahil sa kanyang paniniwalang pagtataksil na nagawa ni Medusa. Ang dating matitingkad na balat niya ay ginawang parang kaliskis ng dragon. Ang dating malaseda niyang buhok ay ginawa ring mga ahas. Sinumpa niya rin ito na lahat ng mga lalaking tititig sa mga mata ni Medusa ay magiging statuang bato. Dahilan upang ang dating hinahangaan ay kamumuhian na ngayon. Itinapon si Medusa sa malayong lugar na malayo sa sibilisasyon. At siya na ngayon ang kilala nating Medusa, ang kinakatakutang halimaw. Si Medusa ngayon ay nag-iisa at palaging nagtatago sa mga tao.
dahil sa takot na baka siya'y saktan o masahol pa ay siya'y patayin dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. At lahat ng mga taong naghahabol sa kanya ay di niya sadyang nagagawang statuang bato dahil sa sumpa sa kanya ni Athena. Si Medusa mismo ay galit sa kanyang kapangyarihang ito. Labis din ang galit niya kay Athena na kanyang pinaglingkuran at pinagsilbihan ng tapat. Pero ito pa mismo ang nagsumpa sa kanya, imbis na ipagtanggol laban kay Poseidon. Marami ng kalalakihan ang ipinadala upang patayin siya, kaya natuto siyang ipaghiganti ang sarili at ginawang mga bato ang sinumang nagtangkang manakit sa kanya. Lumipas ang mga taon at ipinadala ni Haring Polydectes si Perseus sa isang delikadong misyon na patayin at dalhin ang ulo ni Medusa sa kanya. Ginawa ito ni Polydectes upang malaya niyang mapangasawa ang ina ni Perseus sa pag-aakalang masasawi din siya gaya ng mga naunang lalaki na nagtangkang pumantay kay Medusa. Hindi naman nagdalawang isip na tumulong ang mga Diyos at Diyosa. Sa katunayan, binigyan siya ng sandal ni Hermes na may mga pakpak upang mabilis niyang matunton ang lugar ni Medusa, at panangga naman ang ipinabaon ni Athena. Espada naman ang ipinadala ni Zeus at warrior helmet naman ang pabaon ni Hades na may kapangyarihang maging invisible ang sinumang magsuot nito. Narating ni Perseus ang isla kung saan namamalagi si Medusa, at sa kanilang pagtutuos ay nautakan ni Perseus si Medusa. Ginamit ni Perseus ang pabaong panangga ni Athena bilang salamin upang matuntun niya ang pwesto ni Medusa na hindi direktang nakatingin sa kanyang mga mata. At doon niya napugutan ng ulo si Medusa. Matagumpay na naiuwi ni Perseus ang ulo ni Medusa. At nang malaman ni Perseus ang tunay na intensyon ni Polydectes sa pagpapadala sa kanya sa isang delikadong misyon, siya ay labis na nagalit at ginamit niya mismo ang ulo ni Medusa upang gawing statuang bato ang swail na hari. Pagkatapos nito ay inalay naman ni Perseus ang ulo ni Medusa kay Athena bilang pasasalamat, at inilagay naman ito ni Athena sa kanyang panangga bilang protection din sa mga kalaban niya. Ayon nga sa ibang historian, sa bandang huli ay parang nagampanan pa rin ni Medusa ang kanyang tungkulin kay Athena na ito'y protektahan. Counting trivia muna tayo mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, ang isang sikat na luxury brand na Versace, ang logo nito ay ang ulo ni Medusa. Ayon sa may-ari ng Versace, napili nila ang ulo ni Medusa dahil daw ay inaakit nila ang kanilang mga customer at hindi na ito makakalingon pa sa iba. Sa huli ay tumugma naman ang kahulugan ng pangalan ni Medusa sa kanyang tungkulin kay Athena bilang the protectress o ang tagapagtanggol. Ayon din sa ibang version ng myth na ito ay hindi daw sinumpa ni Athena si Medusa, bagkos binigyan niya ito ng kapangyarihang gawing bato ang mga sinumang lalaking magtangka na manakit sa kanya upang hindi na maulit ang malagim na sinapit niya kay Poseidon. Ngayong natapos na nating talakayin ang malagim na sinapit ni Medusa, nagbago ba ang inyong pananaw sa kanya? Siya pa rin ba ang kinakatakutan niyong halimaw, o siya na ba ngayon ang babaeng biktima lamang ng pang-aalipustangan ng mga Diyos at Diyosa? Let me know in the comment section below. Comment nyo rin sa baba kung may mga Greek mythology pa kayong gusto nating talakayin. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na ito. Paalam!